bakla, bida-bida, papansin, pabibo, at kung ano-ano pang mga narinig kong masasakit na salita. Ayan, so BBB season na naman, no? At ito na naman, actually, sandali, naguguluhan ako. Parang hindi natatapos yung BBB. Parang isang buong taon na yung BBB. Pasensya na po ha, disclaimer lang. Hindi na kasi kami nag-TV, simula lang umalis ako sa bahay namin sa Caloocan. Hindi na ako nag-TV, wala kaming local TV, local cable, wala. So wala nang alam si Claro sa mga nangyayari sa local TV. Pero, no, ang dami sa akin nagsasabi na reactant ko daw itong si Don. Ito siya kasi, binabash siya ngayon. Apparently maraming nagagalit sa kanya, maraming nabubuisit actually is the better term. Mas accurate na term, nakikita ko. Go lang kung gusto niyo mabuisit. Go lang kayo. Pero meron akong slight na problema. Kasi it's regarding his SOGI. S-O-G-I-E. SOGI po, ibig sabihin, sexual orientation and gender identity expression. Mamaya, talakayin natin yan. Gaya nga lang lagi ko sinasabi, importante to, no? At nakikita ko rin kasi sa mga tao, no, na if merong something na mali ba or kakutya-kutya sa isang tao, parang free pass yon para awayin yung isang tao kahit na tungkol sa race niya, tungkol sa sexual orientation niya. Parang ganon, no? Parang okay. Hindi okay yon. Para sa akin, hindi okay yon. That does not give us any right to make anything any offensive remarks sa mga tao. Paulit-ulit, Clara. So, tignan na natin, no, kung maiinis din ba ako sa kanya. Basahin natin ang... Teka, magsasalamin lang ako. Pasensya na. Alam ko nababother kayo, pero hindi ko kasi talaga nababasa. I'm so sorry. Okay, ayan. Medyo okay na. O, tignan natin. Sabi dito, oh, nandito si Valentine Rosales. Hi sa kanya, oh. Sabi niya, labas na, inaantay ka na sa 6 months manliligaw sa outside. Nandiyan na yung mga homophobic na mga remarks. Actually, hindi ko siya kilala kasi hindi naman ako nanonood. Hindi ako nanonood, pero punta tayo. Eto na, may kausap siya, pakita natin. To be honest, hindi talaga ako nata-attract sa guys. Hinihintay ko nga eh. Woo. Hinihintay mo? Hindi. Nakatapos na ako sa facing na yan. Bakla talaga ako dati. Sobrang lambot ko talaga. Gets mo ba? Pero never naman ako na-attract sa same sex. So straight up. Dito naguguluhan yung mga tao. May SOGI kasi na tinatawag. Aanihin ko na lang. I-dump down ko na lang para mas maintindihan. Dalawang bagay para sa akin yung importante sa SOGI. Yung gender identity at gender expression mo. Diba? Yung identity mo, ano ka? Diba? Ano ka? Lalaki, babae, bakla, tomboy. Ganyan, trans ka ba? Yon. Sana tama ako, no? Yun. Pero, nandiyan na yung expression. Hindi porkit feminine ka, ay hindi porkit lalaki ka, at ang expression mo ay feminine, eh bakla ka na. Pwede kang maging straight na lalaki, at pwede kang mag-express ng pagkababae. Eh, ito yung mga bibigay ko example, ha? Ano pangalan? Si Wally Payola, at saka si Jose Manalo, di ba? Minsan nila-express nila yung sarili nila ng feminine, nagda-drag sila na tinatawag. Doon sa kaliserye, hindi ko alam kung nagda-drag pa sila ngayon, pero ganun sila, di ba, lagi sila naka-costume na pambabae. Ganun ba? At napakaraming lalaki ngayon, no, na gumagamit na ng makeup na kinoconsider nating feminine, effeminate. No, na wala namang mali. Hindi porkit nagme-makeup ka, ay hindi ka na straight. Which is nakita ko dito, isa pa, may mga bata, sabi niya, di ba, hindi daw siya bakla. Baka nga hindi siya bakla. Kasi pwedeng i-identify niya yung sarili niya as trans. Di ba? Pero di ko alam, sabi niya straight naman siya. Ina-explore niya na yung ano mo, yung SOGI mo, buong buhay yan eh, na e-explore. Kaya ang dami mga tao na mga 70s na, 60s na, saka parang sila nag-out. Kasi mahirap talagang alamin kung ano ka, especially sa ang daming sinasabi ng mga tao na hindi naman alam kung ano yung LGBT at hindi naman na-experience kung ano yung LGBT, di ba? Yun lang. So, nagtanong siya, if you're straight, straight feminine. Sabi niya, doon, oo, straight feminine. Yun! Yun! No, kung nagtatawad kayong straight siya, I'm sure 10 times, 20 times, nako-confused din siya sa sarili niya. Mas confused siya kaysa tayo sa kanya. Yun.
Kasi feeling ko inaalam niya pa. I don't wanna put words in his mouth, no? Pero feeling ko inaalam niya pa kung sino talaga siya. At wala tayong karapatang pangunahan kung ano siya. Kasi hindi naman natin na-experience ate at kuya kung ano yung buhay niya. Eto pa, Kuya Don, to be honest, akala ko talaga bakla ka. Hindi na ako nag-ask kasi nag-assume na ako. Akala namin na bakla ka. Oy, bad mag-assume. Maraming dahilan, ulit, I don't wanna put words in his mouth, pero maraming dahilan kung bakit may mga LGBT na hindi nag-a-out at kung bakit hindi natin sila dapat i-pressure at i-put on the spot, especially nasa TV siya. Diba? Kaya nga lang sabi ko, lagi kong kinukwento sa inyo, napakalaki ng violence, no? Violence, mga homeless na mga batang LGBT, yung suicide and depression dahil sa pagiging LGBT nila. So, hindi natin dapat sila pangunahan. Isa sa mga pinaka nakikita kong rason, yung mga magulang. Hindi ko alam kung ganun pa yung kultura ngayon, pero maraming LGBT ang napapaalis sa mga bahay. May mga LGBT na binubugbog ng mga magulang. At totoo to, alam natin yan, di ba? Alam kong parang nagiging joke lang siya sa popular culture. Pero literal, totoo yung mga nilulublob, binubugbog, sinasaktan ng mga magulang nila dahil hindi nila tanggap na LGBT sila. Nakakalungkot yon. At ayaw, feeling ko, yun ang akin ha, I can be wrong. Feeling ko yung isa sa dahilan kasi may judgment talaga pag sinabi mo na LGBT ka. Nandiyan na yung default na judgment ng mga tao at personal mong desisyon kung dapat mo bang i-out yung sarili mo o hindi. Walang ibang may karapatan mag-out sa'yo, no? So kahit busit na busit kayo sa kanya, no? Hindi dapat natin bigyan. Hindi yon free pass, hindi yon ticket, hindi yon nagbibigay karapatan sa atin para alipustahin, pangunahan, or lokohin, gaguhin siya because of his sexuality. If sinabi niyang straight siya, go! Diba? Default mo muna yan. Straight ka muna habang hinahanap mo yung sarili mo. At kung straight ka talaga, fine! Walang issue dyan. Hindi dapat natin sila inaaway. Kailangan mas maging matalino tayo eh. Alam mo, kuha ko ha, napaaganda siguro kung itinuturo ang Soji. Ang ganda kung tuturo natin yan kasi totoo siya eh. May Soji tayong lahat. Kahit pa straight ka, di ba? Ang Soji mo ay straight, cisgender, masculine. Kung lalaki ka, yun. Mga ganong bagay ba? Mas madali kasing himay-himayin pag nalaman natin yung Soji. Aminin ko, bago lang din siya sa akin. Siguro a year or two. Kasi pinag-uusapan siya, di ba? Malaking uusapan siya ngayon. I-educate lang natin ba yung sarili natin? Yan lang naman para sa akin. Tingnan natin yung mga comment. I don't think you all understand what makes a person gay is being attracted to the people of the same gender or sex. Yun, no? Sabi niya, hindi daw siya attracted sa lalaki. Pwede yun! Kasi meron may mga asexual pa na tinatawag na hindi ko ma-explain sa inyo lahat. Pero may mga ganun pa. May mga pansexual. Kailangan talaga, alam kong nakaka-overwhelm. Ang dami, kaya ako na-overwhelm. Hindi ko alam lahat. Pasensya na po sa LGBT. Pero, hindi ganun kahirap na aralin natin, di ba? Hindi ganun kahirap na i-educate natin yung sarili natin. Kasi hindi naman katang-isip itong mga to. Totoo ito, no? Totoo ito. Nagre-refuse lang talaga tayo na matuto at i-open yung puso natin. Did he just add to the stereotype that being gay is a phase? Yun lang din ang problema ko, no? It's not a phase. Sa sinabi niya, yun lang problema ko sa sinabi niya. Hindi siya phase, hindi siya natatanggal ng ganon, no? Hindi siya pag may ginawang seminar o may ginawa sa yung therapy, matatanggal, that's wrong. Considered illegal na yun, no? Sa ibang bansa. Hindi natin pwedeng i-force ang sexuality kasi mga bakla, buong buhay nila nanonood ng mga content na straight. Naging straight ba sila? Yan lang. Last comment natin para sa araw na to. Please respect Don. Bata pa siya at lola niya nagpalaki sa kanya, kaya siguro ganyan siya. Kulang sa pagmamahal ng ina't ama. Hindi pare-pareho ang karakter ng bawat isa. Hayaan niyo na lang siya. At least hindi marites. Kawawa naman yung bata. Yun nga din sinasabi ko, bata pa siya, hayaan niyo lang siya, matututo pa siya, no? Sana malaman niya rin kung ano yung Soji para mas maalam niya yung sarili niya, mas mabigyan niya ng termino, ng label yung sarili niya, para mas malaman niya. Yun lang, hay sa'yo doon kung nanonood ka, pero nasa BBB siya. So hindi siya manonood ng video mo pa, or today's video. Eto pa, si The Lost na to. Sabi, sana all six na lalaki.
Ang daming naliligaw sa akin na lalaki. 6 na lalaki. Santa all, patami mang naliligaw. Bahala na siya dyan. Kung naiinis kayo sa kanya because of his personality, go! Pero wag sana nating apakan, no? Wag sana nating gawin itong dahilan para mang-apak ng sexualidad dahil napakarami na po sa mundo ang mga nagpapakamatay, ang depressed dahil sa judgment na binibigay ng mundo. Yun lang ang ano ko sa inyo, yun lang ang request ko sa inyo. Mas maging mabuti ba tayo sa mga kapwa natin, na especially mga kapwa natin hindi natin naiintindihan. Kagaya na lamang no, ng LGBTQ community. So yun lang. Sana may natututunan kayo sa akin ng haba na ng chika ko today. So yun lang po. Ito si Claro Duterte. Love you guys.